Ang mababang paaralan ng Santa Cruz ay isa sa pampublikong paaralan sa siyudad ng Cavite. Ang paaralan ay nagbibigay ng dekalidad na edukasyon na kung saan ang mga guro at estudyante ay nagtutulungan para sa iba't ibang klase ng programa patungkol sa edukasyon. Bigyan pansin ang individual na pagkatuto at ikayatin sila na maging aktibo sa pansariling edukasyon. Tunay ngang mahirap ang ating pinagdaraanan sa ngayon dahil sa pandemyang ito. Sa isang igla, marami ang nabago. Kaya inaasahan sa pagpasok ng taong panuluan 2020 hanggang 2021 ay higit na kailangan natin ang pagsabay sa tinatawag na new normal upang may pagpatuloy ang dekalidad na pagtuturo sa mga batang Cavitenyo. Ang paaralang elementarya ng Santa Cruz ay gagamit ng printed modular distance learning. Lumabas na naisagawang survey sa mga magulang na may pinakamataas na bilang na pinili ang modular na pagkatuto sa kadahilan ng wala silang sapat na kagamitan para sa online distance learning. Kung kaya minarapat ng aming paaralan na gumamit ng printed modular distance learning upang may pagpatuloy ang pag-aaral at pagkatuto na dekalidad ng mga mag-aaral ng Santa Cruz. Calabarzon, tutugon sa hamon. Serbisyo'y isusulong. Edukasyon, magpapatuloy. Para sa paghahanda sa darating na pasukan, taong 2020-2021, ang Santa Cruz ay nagsagawa ng dry run kaugnay ng modular distance learning na kung saan makikita ang proseso ng pag-iimplementasyon ng modular distance learning. Mula sa pagbili ng mga kagamitan at pagsasaayos ng module, ay sama-samang nagtutulungan ang mga guro para sa ikatatagumpay ng gawain. Sa Santa Cruz Elementary School, handa na kami para sa school year 2020-2021. Handa ang isip, handa bukas! Magandang tanghali po sa lahat. Ako po si Apple Paredes, presidente po ng Liga ng mga Barangay po dito sa Cavite City. Bilang isang magulang po, kami po ay sumusuporta sa pasukan po ng ating mga anak. Though, alam naman po natin na ibang-iba na po ang buhay ngayon. Ito na po yung ating ina-adapt na new normal. Hindi na po magiging face-to-face ang klase, magkakaroon na po ng modules, yung iba po online. Kami po mula po sa LGU, mula po kay Mayor Toti Paredes, kami po ay sumusuporta sa Department of Education. Alam naman po natin na kailangan ng kaligtasan po ng lahat. Pero po at the same time, syempre po hindi rin naman po natin pwedeng pabayaan ang edukasyon po ng ating mga anak. Kaya po katulad po ngayon, tayo po ay namimigay ng lusong kiddie package po para sa ating mga daycare students. Makakaasa po kayo na kung ano man po ang kailangan ng ating DepEd, nakapag-usap na rin po kami ni SDO na tungkol sa pakikipagsalamuhan ng barangay. Tutulong po ang bawat barangay po sa naiisip kung paano po ang pagtuturo sa ating mga kabataan. So yun lamang po, muli po, isang magandang araw po sa lahat. Okay. Ako po Barangay Captain Federico Cervantes. Ako po si Kagawad Larizuano, Gender and Development ng Barangay 10B Santa Cruz, Cavite City. Kami at ang sangguniyan ng barangay at ang paaralan ay makatuwang sa mga layunin ng pamahalaan na magbigyan ng kalidad na edukasyon ng mga mag-aaral, lalong higit sa panahon ng epidemya. Ang sangguniyan ng barangay ay katuwang sa pamamahagi ng module sa ating mga mag-aaral. At kung sila ay may katanungan, wala pong free o face-to-face na magaganap. Pagkos ang kanilang magulang o guardian ang siyang magsisilbing tunay na kaagapay ng mga kaguruan. Tayo po ay magkakapit-basic upang ang layunin at mitiin ay magpagtatagumpayan. Tulong, ito balita. Matapos ang ilang araw at gabi ng pagpaplano,
ang paaralang elementarya ng Santa Cruz ay opisyal nang sinimulan ang Modular Learning Dry Run. Ang mga guro sa unang baitang ay gumawa ng isang simpleng tanggapan sa loob ng paaralan, kung saan kukuhanin at ibabalik ng mga magulang ang mga module na ginamit ng kanilang anak. Napagkasundan din ng mga guro na tanging mga opisyal lamang ng barangay ang maaaring kumuha at magsuoli ng mga module sa paaralan upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga magulang. Nagkaroon rin ng pagpapaliwanag ang punong guro upang sa mga hakbang ng dry run at kung ano ang magiging parte ng mga magulang at ng barangay para sa nasabing programa. Matapos na makuha ng mga opisyal ng barangay ang mga module, ay kaagad nila itong inamigay sa mga mag-aaral at magulang na may kaakibat na pagpapaalala sa wastong paggamit ng module. Ang pagbibigay at pagtanggap ng mga magulang sa module ay walang naging problema. Panuto, gupitin ang mga larawan na nasa itaas, buuin ang larawang iyong gupit at idikit sa loob ng kahon na ito. So, dito natin lalagay. So, paano natin naanhin? Gugupitin ito ulit. Hindi natin may dinakayan. Tawagan muna natin si Ma'am Grace. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Basta yung dito po sa ano, may concern lang po ako about yung mother tongue. Ay, good morning po. Opo. Yung gugupitin po ba namin? Opo. Sa, ano po concern po natin sa mother tongue? Hello? Hello, ma'am? Okay, hello po. Opo, narinig ko po kayo, ma'am. Ang concern po lang, ma'am, dito po sa mother tongue. Opo, opo. Yung una pong gawain namin is, gugupitin po ba ito, ma'am? Mother tongue po. Ako ma'am, sa mother tongue po. Kasi dito lang gupitin daw po yung larawan na nasa itaas. Opo. Opo. Pwede po namin siyang gupitin daw, tapos hindi na lang po namin dito sa ano. Dito rin po sa may module ma'am. Teka na po. Ah, opo. Ang gagawin niyo po dyan, gupitin niyo po yung larawan. Opo, di ba may kahon po dyan? May kahon po sa baba po? Opo. Ngayon po ba, ang pakialalayan po sa anak ko natin na sa paggamit ko ng puting, gugupitin niya po yung larawan para mabuo niya po yung ano yung hinahanap na bagay niya po. Salamat po, ma'am. Pakigabayan niyo po siya sa paggamit ng puting. Oh,
ka ba sa mga module na sinasagutan mo? Opo. Okay. Mag-aral ka mabuti, ha? Opo. Okay. Good ka lagi. Opo. Bye-bye po. Bye-bye na. Love you. Love you po. Matapos ang 5 araw ng pagkatuto sa bahay ng mga mag-aaral, ay matagumpay nilang nasagutan ang lahat ng modules. Itong dry run na ito ay isa sa nagpapatunay na sa kabila ng new normal na kinakaharap natin ngayon, patuloy ang learning sa mga bata at walang makakapigil o hadlang dito. Matapos matanggap ang mga module, ay iniwasto na ito ng mga kaguruan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ana Marie T. Orquijo, punong guro na Santa Cruz Elementary School, ay taus-puso pong nagpapasalamat sa mga tumulong upang maisakatuparan namin ng maayos ang isinagawang dry run para po sa mga grade 1 using modular distance learning with printed materials. Sila po ay ang mga kaguruan, mga magulang, mga mag-aaral at mga stakeholders na nagtulong-tulong para po sa pagsasagawa ng nasabing gawain. Ngayon po, ang aming paaralan ay handang-handa na po sa pagbubukas ng klase sa Agosto 24 para sa panuruan 2020-2021. Muli po, maraming salamat po.